Preliminary investigation sa Percy Lapid-Slay case iniurong dahil sa maling subpoena kay suspended Bucor Chief Director General Gerald Bantag. Pamilya ni Percy Lapid, dumaas ang personal ng dadalo sa investigation si Bantag. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita live. Aldo, humarap sa prosecution panel ng Department of Justice ang legal counsel ni dating Bucor Chief na si Director General Gerald Bantag para sa consolidated preliminary case ng consolidated preliminary investigation ng Percy Lapid-Slay case. Pero naurong ang investigasyon sa December 5 dahil sa maling subpoena na naihain kay Bantag. General Bantag E. Soriano, yan ang nakalagay sa subpoena na unang inihain kay Bantag. Gate ng legal counsel ng dating Bucor Chief, mali ang pangalan sa subpoena dahil Kitaleg ang tamang middle name ni Bantag. Kaya kung tutuusin ay ngayon lamang anya na ihain ang subpoena. Ano, it's Soriano, DG Bantag E. Soriano, who is different from DG Gerald Bantag E. Kitaleg. So, two different individuals. What we received last November 21 is a subpoena not intended for our client. That is fatal because it refers to two different individuals. Definitely, Gerald Bantag E. Soriano is not our client. It is Gerald Bantag E. Kitaleg. Pero giit naman ni Senior Assistant State Prosecutor Charlie Guhit, hindi naman fatal ang naging pagkakamali sa subpoena at isinasaayos naman ito sa naging preliminary investigation ngayong araw. Dahil dito ay nireset ang investigasyon sa December 5. Muli ay binigyan ng 10 araw ang kampo ni Bantag para magpasa ng counter affidavit hinggil sa mga aligasyon sa kanya. Samantala, bukod naman sa legal counsel ni Bantag, dumating din sa DOJ para sa preliminary investigation ngayong araw si self-confessed gunman Joel Escorial, ang kapatid ni June Villamor, isa sa tinuturing na middleman na nasawi sa loob ng Bilibid at dumalo naman via video teleconference ang 10 pang inmate na kabilang sa consolidated case. Dumalo din si NCRPO Chief Police Brigadier General Jonel Estomo, pero hindi na ito nagbigay ng kahit anumang komento sa kaso. Pero si Security Officer Ricardo Zulueta, nananatiling no-show para sa investigasyon. Wala ring dumalo na legal counsel ni Zulueta sa pagdinig kapag nanatili namang walang paramdam si Zulueta, ayon kay Prosecutor Guhit. There will be no representation for Zulueta. Then the case will be resolved without his counter affidavit, merely on the basis of the complaints. Para naman kay Roy Mabasa, ang kapatid ng pinaslang na broadcaster na si Percy Lapid, nauunawaan nila ang delay sa pag-usad ng kaso. Ayon pa kay Mabasa, sana sa susunod ay dumalo na si Bantag at may lead na rin naman anya ang Philippine National Police sa kinaroroonan ni Zulueta. Kung part yun ang paghanap ng justisya na magkakaroon ng mga delays, but umaasa tayo na fair naman yung ating mga fiscals kanina. Sinabihan sila na sa susunod ay dapat handa sila sa kanilang mga ipafile na counter affidavits. Nagsagawa naman ng cultural dance ang ilang supporters ni Bantag na mula pa sa Cordillera sa labas ng Department of Justice. Ito anya ay bilang pagsuporta sa dating Bucor Chief. Naniniwala anya sila na walang kinalaman si Bantag sa Percy Lapid-Slay case. Aljo, sa pagpapatuloy naman ng preliminary investigation sa December 5 ay inaasahan na dadalo dito si Director General Gerald Bantag ayon yan sa kanyang legal counsel. Pero sa ngayon ay probably na dumalo lamang ito via video teleconference. Aljo. Luisa, dahil hindi lumitaw si Security Officer Ricardo Zulueta, may mga kumakalat na balita na maaaring patay na siya. Oh, may konkreto ba tayong impormasyon hinggil dito? Aljo, sa ngayon ay nauna namang sinabi ng Department of Justice na ito ay mga speculations at hindi maganda na mag-speculate ng ganito. Pero sa ngayon nga, ayon din sa Pamilya Mabasa, ay may lead naman ng Philippine National Police sa kinaroroonan ni Zulueta. At ito nga yung pinangahawakan ng pamilya ni Mabasa at pati na rin ng pag-usad ng investigasyon. At inaasahan nga na sana ay sa December 5 ay kahit legal counsel ni Zulueta
ay lumitaw para sa preliminary investigation. Aljo. Good guy, Bantag at Zulueta, hindi rin ba nagbigay ng counter-affidavit ang iba pang nabigyan ng subpoena hinggil sa Percy Lapid Slay case? Aljo, sa ngayon nga ay walang nagbigay ng counter affidavit bukod nga kay Zulueta at pati na rin kay sa legal counsel ni Bantag, at inaasahan nga na sa December 5 ay makakapagpasa na ang mga nabigyan ng subpoena ng kanilang counter affidavit upang magsimula na muli ang preliminary investigation. Aljo. Maraming salamat, Luisa Erispe.